Nga pala mga idol, meron tayong Facebook page at doon mamimigay tayo ng Realme C11. Ang kailangan mo lang gawin ay follow the page, link down below, at mag-comment ka lang sa kahit anong video doon para masali ka sa mga listahan ng mapipiling lucky winner. At once na umabot na tayo ng 20,000 followers, iaanounce ko na agad kung sino ang isang lucky winner ng brand new Realme C11. Ang video na ito ay hindi ko tinitiyak kung fan-made ba o totoong kaganapan sa winter tournament. Nabasa ko lang to sa isang libro na kung saan parehong author din ang nagsulat ng Aiwa Academy versus Yohoku. At gaya nga ng sinabi ko, nabasa ko lang to sa isang libro at hindi nakamanga version. O sa madaling sabi, walang animated pictures na naka-indicate. Anyway, bago natin simulan to, pasok ko lang muna intro ko mga idol. Come on, come on. Don't gotta work, I be living like a boss do. I got a bottle in my hand when I walk through. Don't care what y'all do, rolling with a small crew. Show you how to win, we can show you how to floss too. If it don't make dollars, don't make sense. This for my people who been struggling to... Winter Tournament Chapter 29. Mabalik lang tayo sa nakaraang bahagi. Dito nga'y ang ganda ng pinapakitang performance sa Sakuragi na talagang nagpapahirap sa buong Osaka. Kaya naman dito, merong pumasok sa isip ni Minami at meron nga siyang hindi magandang plano para kay Sakuragi at para mawala ng Sakuragi sa laro. At nagpalit nga sila ng posisyon ni Kishimoto at itong si Minami nga ang kumukuha na kay Sakuragi. Tignan nyo, ang kumukuha kay Sakuragi ay si Minami. Mukhang may balak ata tong gunggong na to. Huwag naman sana, Sakuragi baka isunod ka niya. Uwi ka ni Miyagi. Oo nga no, naloko na, delikado si Sakuragi. Baka balak ni Minami na sirain ang katawan ni Sakuragi. Panigurado, mahihirapan tayo pag wala yan. Tugon naman Kiyota. At itong si Fujima ay napabulong sa kanyang isip. Alam ko na ang nasa isip mo Minami. Gusto mong tanggalin si Sakuragi. Nalabis na niyang pinapahirapan ang iyong koponan. Walang hiya ka. Mandurugas ka talaga. Wika ni Fujima sa kanyang isip na medyo nagagalit na. At dito, nagsalita nga si Coach Takato. Ansay, mukhang hindi maganda ang plano ni Minami para kay Sakuragi. Ano kaya kung paupuin muna natin Sakuragi para maiwas natin siya sa disgrasya? Wika ni Coach Takato. Huwag muna. Tignan muna natin kung ano ang susunod na hakbang nila. Isusugal muna natin si Sakuragi. Kailangan natin siya. Kailangan nating makuha ang kalamangan habang maaga pa. Kaya naman, huwag natin muna siyang paupuin. We can, Coach Ansay. At mabalik na tayo sa laro. At sa pagkakataong ito, possession na nga ng Osaka. At hawak-hawak nga ni Toshiya ang bola. Osaka, kalma lang kayo. Subukan nating lamangan ang kanagawa. Focus lang kayo sa laro. Wika ni Choshiya sa kanyang makakampi. At dito, nagwika nga si Coach Kitano para sa susunod nilang plano. Choshiya, paikutin mo ang bola. Hayaan mong malito ang depensa nila. Umanap ka ng open mo ng mga kasama at gumawa ng puntos. Wika ni Coach Kitano. Opo, sige coach, masusunod. Tugon naman ni Choshiya habang hawak-hawak ang bola. At gaya ng dati, si Maki na naman ang nagbabantay sa kanya. Choshiya, sigurado, hindi ka makakapuntos ngayon. Kami ang mananalo dito. At kami ang uusad para second round ng winter tournament. Pinapangako ko yan bilang kapitan ng Kanagawa. Wika ni Maki. Habang itong Choshiya ay kalmado lang at sinusunod lamang ang plano nila. Nang bigla niyang pinasa ang bola kay Minami. At akma na nga siyang titira ng isang tres. Pigilan niyo si Minami! Isang tres na naman ang papakawalan niya. Huwag niyo siyang hayaang makapuntos. Sigaw ni Ayako. At nag-pump fake nga itong si Minami. At sumabay naman itong si Rukawa. Nang biglang, fake lang pala ang lahat. Ano? Isang fake? Pero akala ko ititira niyo yun. Patay na, iwan ako. Wika ni Rukawa. At itong tagahangan ng Osaka ay nagsisigawan na. Dahil sobrang ganda ng ginawang fake ni Minami. Ayun! Ang ganda ng fake mo Minami, naiwan na yung number 11. Sige na dalian nyo, gagawa na kayo ng puntos. Sigawan ng mga tao. Nang biglang sinaksak ni Minami ang bola sa loob at isang layup na sana ang gagawin niya.
nang biglang sumabay Sakuragi sa taas. Hindi ka makakapuntos, Gunggong. Hindi papayag ang henyong ito, sigaw ni Sakuragi habang sinasabayan si Minami sa taas. Ha! Kumagat siya. Score na to. Wika ni Minami sabay drop pass kay Kishimoto sa baba. At ayun nga, dahil ang ganda ng ball rotation ng Osaka, na libre itong si Kishimoto sa loob. At puntos nga para kay Kishimoto. Ayun, puntos din para sa atin. Galingan niyo Osaka, huwag kayong papatalo. Sigawan ng matagahangan la. At itong si Coach Takato ay nagwika. Ang ganda ng ball rotation nila. Meron at merong nalilibre na isa sa kanila. Hindi pwedeng ganito lagi. Dahil pag nagkataon, dito babagsak ang ating koponan. Wika ni Coach Takato. At dito tumugon naman si Coach Tauka. Tama ka Takato. Dahil sa perpektong ball rotation na yan, nagkakaroon ng isa laban sa dalawa. Tignan mo, libre sana si Minami para sa tangtira na yun. At kung hindi sumabay sa Kuragi, ay puntos na yun para kay Minami. At kung sasabay naman siya, drop pass kay Kishimoto sa baba. Kaya tama ka, dapat meron tayong gawing aksyon. Wika ni Coach Tauka. At ngayon, possession naman ng Kanagawa. At dito nga'y napansin na ni Akagi na si Minami ang kumukuha kay Sakuragi. Kaya naman dito, linapitan niya si Sakuragi para balaan. Sakuragi, may hindi magandang plano sa'yo si Minami. Sigurado yan. Kaya mag-iingat ka. Huwag kang padalos-dalos kung ayaw mong masira ang laro mo. Gaya kay Sendo. Wika ni Akagi kay Sakuragi. At sa kabilang banda naman, ay linapitan ni Rukawa itong si Minami. Minami, kung may balak kang gawin kay Sakuragi, huwag na huwag mo nang itutuloy. May kalalagyan ka sa akin pag nasaktan si Sakuragi. Makakatikim ka sa akin pangako. Wika ni Rukawa kay Minami. At itong si Minami ay napabulog sa kanyang isip. Tumahimik kayo. Gawin ko ang gusto kong gawin. Hindi niyo ako matatakot dyan. Wika ni Minami. At ayun nga. Bola na nga ng Kanagawa. At hawak-hawak ni Maki ang bola. At nagsiset nga sila ng maayos na play. Kanagawa, focus lang kayo. Sigaw niya, sabay atake sa basket ng napakabilis. At inararo niya nga kung sino man ang humarang sa loob. Tignan niyo si Maki, gigil na gigil maglaro. Nice one, Captain. Pagpatuloy mo lang yan. Ipakita mo ng Kanagawa lang ang pinakamalakas. Sigaw ni Kiyota. Nang biglang, nag-kick out pa siya kay Jin sa tres. At itong si Jin ay dali-dali namang pumukol ng isang tres. Ngunit sa pagkakataong ito, sablay ang tira niya. Naku, pagod na ata si Jin. Hindi na kumukonekta ang kanyang mga bitaw. Bulong ni Coach Takato sa kanyang isip. At ayun nga, tumilapon nga ang bola sa taas. Ang rebound, dalian nyo! Sigaw ni Ayako. At sa taas nga, nagsitalunan na sila. Nang tatalon sana si Sakuragi para kunin ang rebound, bigla niyang naramdaman na inapakan na pala ni Minami ang kanyang paa. At dahil dito, kay Kishimoto napunta ang bola. Sabay pass break kay Chosia. At tumatakbo na nga siya para sa isang pass break. At dahil naiwan na ang depensa ng Shuhoku, pasok ang layup ni Chosia para sa isang pass break. Puntos para sa Osaka. At itong si Akagi ay nagtataka kung bakit hindi tumalon si Sakuragi. Sakuragi, bakit hindi ka tumalon para sa isang rebound? Tinatamad ka na ata. May problema ba? Wika ni Akagi. Wala Akagi, kasi si Minami, inapakan niya ang paa ko bago pa lang ako makatalon. Yun pala ang plano niya, hindi para saktan ako, kundi para hindi ako makatalon. Wika ni Sakuragi. At dito tumugon naman si Akagi. Mali ka Sakuragi, kung inaakala mong hindi ka sasaktan ni Minami. Dahil kung tumalon ka doon, sigurado tapos ka na. Dahil sigurado mababali ang paa mo. Kaya mag-ingat ka. Gusto kang pilayan ni Minami. Wika ni Akagi kay Sakuragi. At itong Sakuragi ay gulat na gulat. Ano? Yun pala ang plano niya? Baliin ang mga pako? Nako, hindi maari. Gusto kong maglaro hanggang sa dulo ng ligang ito. Wika ni Sakuragi sa kanyang isip. At dahil nalaman na nga ni Akagi kung anong plano ni Minami, agad-agad niya itong pinaalam kay Coach Ansai. Coach Ansai, alam ko na ang plano ni Minami. Sinasadya niyang apakan ang paa ni Sakuragi. At kung once na tumalon si Sakuragi, sigurado, bali ang binti niya. Pero huwag kayong mag-alala.
kami na ni Rukawa ang gagabay sa kanya. At dito, nabahala na nga si Coach Ansay. At agad-agad siyang humingi ng isang timeout. Yun pala ang plano ni Minami, ang baliin ang paa ni Sakuragi para hindi na to makapaglaro. Ngunit sa kabutihang palad, nalaman naman ito ng kanagawa. At dito si Rukawa nga at si Akagi ang gagabay kay Sakuragi para hindi siya mapahamak. Ano kaya ang kalalabasan ng labanang ito? Abangan natin sa susunod na bahagi.